Sol, dumating na yung isang package na hinihintay natin. So yun, medyo paggising ko, hinihintay ko na siya. And then dumating siya ay alauna ng hapon. So itong box na to, mga tol, ay galing sa kaibigan natin na breeder din. So tingnan natin kung anong laman. Pero sa pagkakaalam ko ay mga slings ng Haplopelma albus striatum. So yun yung aming breeding project na nakakatuwa dahil successful siya, mga tol. So tingnan natin kung ano yung mga laman pa niya. Dahil siguro may pre. De, joke lang. So yun, tara, let's start. Buksan na natin to, mga tol. So ito na, mga tol, sinimulan ko ng buksan. So hindi ko na videoan pala yung paano ko siya buksan. Sorry, pero ito, itutuloy na natin. So grabe, yung pagkakapak niya, talagang walang kawala, mga tol. Yan. Uy, ang bigat ah. So yun, ganun niya. Ipinak yung mga plastic sa loob. So yun. Kasi mga tol, dito ay medyo lumalamig sa gabi, kaya kailangan ganun yung pagkakapaking na talaga hindi siya papasukin ng lamig. Uy, ang ganda ng pagkakapak niya. Yung heat pack nakadikit dito sa takip. Yan, talagang safe yan, para hindi dumikit dun sa mga gagamba na nasa loob. So ayan ang ginamit niya na heat pack, 72 hours. So yun, ayos. Yun. Grabe, mga tol, punong puno yung ating Starbucks. Okay, hindi ko maintindihan yung mga sulat. So yan, PM HM. Ano ba yan? Hindi ko maintindihan. So yun, okay lang, itatanong ko na lang sa kanya kung ano yung mga ito. Kasi hindi lang, mga tol, yung Albus striatum yung ipinadala niya, meron ding mga ibang kagamba dito. Ah, okay, natandaan ko na. So yun, mga tol, yung HM ay Haplopelma Minax na Era 1. So yun, meron nga pala akong in-order din sa kanya. Alam ko, 5 piraso. Ayan, Era 1. So yun, pagin natin dito. Haplopelma Minax Era 1. Haplopelma Minax Era 1. 6. Okay. So yun, erawan din. So bale 2, 4, 6, 8 erawan. Yung 5 nito ay sa akin. Tapos yung 3 ay siguro para dun sa isang kaibigan namin, yung mentor ko, kapitbahay ko dito, si Armin Rice. So tsaka ito, hindi ko alam kung ano ito. So yan, siguro kanya ito. So itabi natin dito. At ito, mga tol, yung Haplopelma albus striatum na Ratchaburi. So bilangin natin, marami. O yan, 2 4 6 8 10. Teka, parang mas okay kung gumamit na lang ako, tol, ng ito, ng tray. Ito talaga yung lalagyan yan, yung tray, para hindi mahirap isalansan. O yun. O yan, may pangalan pa pala. Yun yung pinaglagyan ko ng mga Chromatopelma last year. O yan, lagay natin ito. 3 6 7 8 9 10. So yun, meron na tayo ditong 10.
40. So yun mga tol, 40 pieces ng Haplopelma albus triatum Naratchaburi yung natanggap natin. So yun yung parte natin sa breeding na ginawa, dahil yung male yung sa akin tsaka yung kanya yung female, so mas marami ng konti yung kanya, siguro 40% ng mga anak yung napapunta sa akin, kasi mas siya yung nagtrabaho, nag-alaga, nagpakain nung female, mas matrabaho yung kanya, kaya ganun yung partihan na nangyari. So, shoutouts sa kaibigan ko, Kevin Kriga, thank you so much. So yun, so gagawa natin to mga tol ng mga enclosure nila kung saan natin sila ilalagay. Balikan ko kayo mga tol. So yun mga tol, tinanong ko yung ating kaibigan na nagpadala ng mga to kung ano-ano ba yung mga slings tsaka yung mga mark na nilagay niya, mga label. So yun, good news naman mga tol, dahil nagkaroon tayo ng free Fusiliteria ropilata, Fusiliteria metallica, tsaka isa pang bonus na Haplopelma minax na irawan. So yun, bali ito lang yung binayaran ko, 5 na irawan. So nagdagdag siya ng isa extra, regalo daw niya para sa akin. And then yung dalawang irawan na yon, yun yung mapupunta sa kaibigan ko na si Armin Reich dito, yung kapitbahay ko. So yun mga tol, yun nga na banggit ko, kailangan na natin maghanda ng paglalagyan nila, dahil yun, medyo marami, so busy muna tayo ngayon. So yun, balik ulit ako mga tol. Yun na mga tol, na nagawa ko na yung paglalagyan natin sa kanila. Nalagyan ko na ng mga substrate, kung napansin nyo. Yan, medyo mataas yung substrate nya dahil mga deep borrower sila. So ayan. So lalagyan na lang natin sila ng pag-i-startan nila, ng borrow nila. So yun, teka nga. So yun mga tol, meron ako ditong stick. So gagawin lang ay tutusukan lang siya mga tol, kahit sa inyo gusto, sa gitna. Yan. So para yan na sila mag-start mag-borrow. So yun. So ganun lang mga tol, pagka yung mga tarantula natin ay mga deep borrower, tapos mga slings. So pwede natin silang tulungan na mag-hukay na ganyan. So yun. So ito, ready na mga tol. So unahin na natin yung ating Haplopelma albus triatum na ilipat bago yung mga Haplopelma minax. So yan. So sana okay din sila, hindi ko pa na-check lahat, pero for sure okay naman. So yun, nakikita ko na. Marami-raming tissue ito. So yun mga tol, kita nyo ba? Yun, yan, mga purse molt. So ayan, ang liit pa lang pero ang ganda na. Oh, nagsapot na agad. So ayan, lagay na natin dyan. Yun, one down. So ayan siya mga tol,
ating first Haplopelma albus striatum. So ang alam ko na revise na to sa Seriopagopus. So yun, Seriopagopus albus striatus. So yan, takpan na natin. At baka mag-bolt pa. So yun, one down. Yun. So medyo marami-rami to mga tol. So, ang ganda lang pagkakapaking ng ating kaibigan. So, ayun. Ayun, no? Ang liit. Uy. So, ayun. Diretso yata sa butas. So yun, pumasok na siya mga tol. Ito yung sa butas na ginawa natin. Mga tol, na ilipat na natin ang lalagyan yung ating mga slings. Then hindi ko ina-expect na yung ating Psylloteria metallica at Psylloteria na rofilata ay medyo malaki na rin pala. So ayan, ito yung ating P metallica, medyo malaki na. So maliit lang yung aking na i-prepare na lalagyan, so ililipat natin siya sa mas malaki. So yun, fast grower kasi sila, so masyado na siyang masikip dito. So ganun din yung ating Rufilata, mas malaki pa ito. O yan, medyo malabo. Yun. Yan. Ang laki niya na. So ito mga tol ay regalo lang sa atin. Swerte. Yan, lagi tayong may regalo sa ating kaibigan. So yun, natira yung kay amin na dalawa. Pero ilipat ko na rin yan para pag kinuha niya dito or dinala ko dun sa kanila, yes, okay na. So ngayon, ito na yung ating finished products. So ayan, yung ating slings ng Haplopelma or Seriopagopus albus striatus na Ratchaburi. So ayan. So yung iba dito, bali anim na Haplopelma Minax, yung real Minax na Erawan. So yon. So medyo malalaki na rin sila, konti. Siguro mga 1 cm. Then mga mukhang pre-molt. So yon, pwede na rin nating baguhin ng enclosure yung ating mga Haplopelma Minax. So yon mga tol, hanggang dito na lang muna dahil sumakit yung likod ko sa paglilipat ng mga slings. Salamat sa panonood. Ingat kayo.